first family. The Duterte family, Your Honor, Dizan, Pulong, and Mans Carpio. Ipresenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Uulitin ko, nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees? Yes, Your Honor, until now, I'm so, sure. Ibig sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bullying Book Committee. Sir, bakit niyo po nasabi na no evidence linking Paolo Duterte? Hearsay, tinanong ko kaya pinalinaw ko yung tanong eh. Alam mo ba yan? Sabi-sabi. Paano naman yan? Ano? Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Nung nandun pa ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bullying Book Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, karotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat lagi yes, imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes, po, Your Honor. Ang basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs? Gusto lamang natin linawin na ito pong 20 ito pong kinasasangkutan ni Mr. Guban ay tungkol dun sa importation ng magnetic lifter noong 2018. Yes, Your Honor. Yung 2018 na yon, yan yung nagkaroon ng investigasyon ang parehas ang House of Representatives at ang Senado, tama ba? Yes, Your Honor. Okay, so para malinaw lamang po. So, the next member who wish to interpolate is Congressman Chairman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Just two quick questions lang po. Mr. Guban, during your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who is that, to be fair to everyone, who is that first family you're referring to? That is, Your Honor, yung anak, si Man saka si Pulong, pero Michael Yang, dahil si Michael Yang, madaldal yan. You okay, mentioned kasi first family. Again, I will ask you, who is the first family? The Duterte family, Your Honor, Dizan, Pulong, and Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should be linked. You really asked to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Abiliera politician? No. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refuse to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pag-iano lang po. Si ex-senator Trillanes. Ex-senator Trillanes. Yung Ed, yun lang yan. Pagkatapos nun, binaba akong telepono. Pakiexacto lang po. Who called you? I called you. I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tawag mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako eh. From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang deputy director, who is all you familiar with me, deputy director for investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh. Pagdating ko doon sa opisina ng director, alam mo, nakataas yung paa.
Inano yung papel mo kasi may sulat din ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung pa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirmahan niya tong report ng NBI kasama si Senator. Labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma. Kukunin niya siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Again, sino yung NBI na president? From Director Grande into Director, Deputy Director John Vicente de Guzman. So it's John Vicente, Director John Vicente de Guzman that talked to you directly? Yes, sir. I called him, Your Honor. Ikaw ang tumawag? Opo, Your Honor. And then, Mr. Chairman, the last part of this investigation, today's investigation, we will move to invite all those persons that were mentioned by Mr. Jimmy Gampan. In the proper time, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpellate, Chairman Abante. Magandang hapon po. Ako lamang eh nagtataka, no? Pakisabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan, ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka pa kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much. Dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito. Dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hostisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw ay naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Apo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito, pareho? Hindi po, Your Honor. Nung nandun, bakit? Nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo, dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor, ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bullet Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa justice mo? Yes, Your Honor. And I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon.
Sapagkat live imprisonment ka, di ba? Under appeal lang yung kaso ngayon. Yes, po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga. Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay.